Yon mga idol, welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Number 9 na nga ngayon ang Lakers sa puesto kahit pa nanalo sila kahapon sa Cleveland Cavaliers. At bukas, lalabanan naman nila ang matinik na Philadelphia 76ers. At gagawin nila ito sa pangalawang pagkakataon dahil noong unang pagharap nila natalo ang Lakers. Pero hindi naman naglaro noon si LeBron James. At ngayon pag-uusapan natin ang magiging laro bukas dahil mga kaboltok sa bahay ng Lakers maglalaro bukas noong unang pagharap nila home court ng Philadelphia. This time, sa bahay naman ng Lakers kaya masusubukan na naman kung anong gagawin ni Frank Vogel. Magi-small ball na naman ba sila? Sino kaya ang itatapat nila kay Joel Embiid? Sa kasalukuyan nakikipaglaban sa puesto ang LA Lakers. Sila ay number 9 na sa Western Conference kumpara sa makakalaban nilang Philadelphia, number 3 sa Eastern Conference. Kahit ano nga ba ang posibleng aasahan at mangyayari bukas? Pag-usapan na nating lahat yan mga kaboltok. Pero bago yan, palala lang po mga idol, pakilike ang video, mag-subscribe ka na, hit the bell at mag-comment ka sa ibaba para makasama ka sa maaaring manalo ng brand new original Adidas shoes at NBA jersey ni LBJ at Jordan Clarkson. Ang mananalo ay announce sa oras na marating ang 550,000 subscribers. So yun nga mga idol, bukas mag-aharap na ang Philadelphia at ang Lakers sa pangalawang pagkakataon. At this time malamang bumawi ang Lakers dahil sa home court nila gaganapin ang laro. Pero hindi pa basta-basta papayag ang Philadelphia lalo pat nasa kanila na si James Harden. Iba na ang rotation ng bola ngayon. Iba nang maglaro ngayon ang Philadelphia. Kaya nga number 3 na ang Philadelphia sa Eastern Conference. Battle of West versus East mga kaboltok bukas. At mangyayari po yan sa ganap na alas 10 ng umaga. Philippine time naman yan. Kaya base sa statistics ng dalawa mga kaboltok, sinilip po natin ang NBA.com. Doon alaman natin number 21 ang Philadelphia sa points per game. May total silang 108 points per game. Samantalang pang 12 na sa pwesto ang Lakers pagdating sa All-NBA points per game. Sa total rebounds per game, nasa bandang dulo ang Philadelphia. 42 rebounds per game lamang. Angat ang Lakers sa bagay na yan. Sila ay may 44 rebounds per game. Pang 20 sila diyan. Kumpara miya naman ang assist, lamang ang Lakers. Number 15 sila ngayon kumpara sa 24th place ng Philadelphia. Pagdating sa depensa mga kaboltok, dito na po nanalo ang Philadelphia. Pang-7 sila sa bagay na yan. At sa apat na kategorya mga kaboltok, 3 ang ipinanalo ng Lakers. Points, rebound at assist ay hinakot ng Lakers. Ang depensa ang ipinanalo ng Philadelphia. Kaya dito pa lamang alam na natin mga kaboltok, maaari na nating tingnan kung sino ang maaari nating bantayan, suportahan o kahit tayaan para bukas. At ngayon mga kaboltok, sino ba ang babantayan nating maglaro bukas? Sa Philadelphia 76ers ayon sa Real GM Sports website, si Joel Embiid ang scoring leader nila doon. Siya ay may 29 points per game. James Harden ang kasunod niya, may 22 points per game. Silang dalawa ang nangunguna ngayon sa Philadelphia pagdating sa total points per game. Sa Philadelphia din mga kaboltok, ang pinakamaraming beses na tumitira sa 3-point area ay walang iba kundi si James Harden. Bumibitaw siya ng 6 na beses natira sa 3-point area kada laro. Samantalang dalawa lamang ang pumapasok, 34% siya diyan. Pero ang pinaka-shooter doon sa 3-point ay si Tyrese Maxey, 41%. Aabangan din nating maglaro bukas yan dahil mabilis at magaling din yan. Sa kabuuan, ang Philadelphia ay bumibitaw ng 31 na tira sa 3-point area at pumapasok lamang ang 11, kaya 35% sila sa 3-point area. Samantala, aabangan din natin bukas ang mangyayaring tapatan, ang Battle of Guards at Battle of Big Man. Si Joel Embiid, inaasahan nating magpapahirap kay Dwight Howard. Si James Harden, inaasahan nating tatapat kay Russell Westbrook. Ganon din naman ang forward, si LeBron James versus Tobias Harris. Ngayon naman mga kaboltok, ano bang klaseng koponan itong Philadelphia?
modern NBA ang style of play nila mga idol. Kompletos rekados, ika nga. Naka-design sila para mag-champion ngayong season. Mabibilis, malalakas at malalaki ang Philadelphia. At madalas talaga, mayroon silang mga 3-point play. May mga play sila na sa 3-point lamang naka-design. Mababaw nga lamang ang bench ng Minnesota mga kaboltok dahil 27 points per game lamang ang nagagawa ng bench nila. Pero mabibilis at maliliksi ang mga shooter ng Philadelphia. Napakarami nilang play na nagagawa. Humagalaw sila kahit walang bola. At madalas naman nag-small ball din ang Philadelphia dahil nasa kanila na ngayon ang veteranong si Paul Millsap. May mga elite guard din ang Philadelphia. May mga perimeter defender gaya ni Danny Green. At siya naman ang maaasahan nating magpapahirap bukas sa buhay ni LeBron James. Mga kaboltok, ang Philadelphia po ay nananalo dahil sa kanilang all-star players na si Joel Embiid. Pero bukod sa kanya, marami silang bala na pwedeng diskarte na maaaring ikagulat ng Lakers bukas gaya ng step back artist na si James Harden. Ngayon naman ang starting five ng Philadelphia ay kayang gumawa ng 81 points per game samantalang 27 points lamang ang bench ng Lakers. Sa starting 5 na yan, samantalang sa Lakers naman 74 at ang bench nila ay 36 points per game. 110 ang total ng Lakers. Pero base sa stats nilang dalawa, alam na natin na mas malaking umiscore ang first 5 ng Philadelphia kaysa sa Lakers. Pero halos dikit naman ang kanilang bench. Iyan naman po ay ayon pa rin sa realgm.com. At kung sisilipin naman natin ang ESPN Basketball Power Index, number 8 ang Philadelphia sa top 30 ranking, samantalang number 19 ang Lakers. Medyo malayo nga ang pag-itan nilang dalawa. Now mga kaboltok, sino ba ang hindi sisipot bukas sa laban nilang dalawa para sa mga nakalistang injured player? Sino ba ang hindi makapaglalaro? Ayon po sa CBS Sports Injury List, walang nakalistang injured player sa Philadelphia. Pero apat naman ang nakalistang may injury sa Lakers. Dalawa ang hindi maglalaro. Siya nga si Kendrick Nunn at Anthony Davis. Questionable mga kaboltok si LBJ para bukas. Ganon din si THT. Ngayon naman mga kaboltok, para sa projected starting 5 na magkabilang panig, unahin natin ang Philadelphia. Ang point guard nila ay si Tyrese Maxey. Shooting guard na si James Harden. Small forward si Matisse Thybulle. Power forward si Tobias Harris. Center si Joel Embiid. Starting 5 ng Lakers si Russell Westbrook, Malik Monk, si Dwight Howard. Inaasahan nating magiging starter bukas para itapat kay Joel Embiid. Small forward si Austin Reeves. Power forward si LeBron James. Now mga kaboltok, bago po natin sabihin ang ating game prediction, sana po ay nai-like mo na ang video, napasyalan mo na ang Facebook page natin at mag-follow ka na rin doon. Mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel mga kaboltok. Pakihit mo po ang notification bell para lagi kang updated. Sa ating pong game prediction mga kaboltok, uunahan ko na kayo. Ito po ay game prediction lamang. Hindi pa natin nasisigurado kung ganito nga ang mangyayari bukas. Pero sa nakita natin kanina sa stats ng Lakers, sa stats ng Philadelphia, medyo may laban-laban ang Lakers bukas. Yan ay kahit kulang pa sila. Alam natin maganda na ang inilalaro ng Lakers at mukhang nakuha na nila ang tamang timpla kahit wala si Davis. Pero hindi naman ibig sabihin ay magpapabaya na sila dahil kailangan talaga mag-step up ng mga player ng Lakers. Hindi lamang naman si LeBron James. Lahat dapat ay mag-step up, lalo na si Russell Westbrook syempre. Pero kung tutusin, lamang dito ang Philadelphia bukas dahil number 3 sila sa standings. At lalabas, underdog naman ang Lakers. Pero tiyak na walang pantapat ang Lakers bukas sa malaking mama na si Joel Embiid. Dapat silang maghanda para kay Joel Embiid. Pero home court pa ng Lakers gaganapin ang laro at naglalaro si LeBron nang may pagka-MVP mode na. Kaya lumalabas, maganda ang magiging laban bukas. At palagay ko naman, pipiliting paglaruin si LeBron kahit yan ay may injury pa rin, pero uhaw pa rin sila sa panalo. At kung maglalaro ng maganda ang Lakers bukas,
ay talagang mananalo sila. Pero dapat lamang ay mapiit nila si Joel Embiid. Malamang din bukas mga kaboltok mabilis ang palitan ng tao ng Lakers dahil mabibilis ang Philadelphia. Dahil uhaw sa panalo ang Lakers at may home court advantage, malamang na manalo sila bukas. Pero malay natin mga kaboltok, bilog ang bola. Yon mga idol, bagamat ito po ay game preview at prediction lamang, maaari pa ring mabago ang lagay ng laro bukas at magkakaalaman pa rin sa totoong laban kung sino po talaga ang mananalo. Pero at least tayo ay may idea na sa maaaring maganap bukas, Lakers versus Philadelphia. Yon! At sa mga Solid Ball Talk viewers natin, mamimigay na naman tayo muli ng sapatos 550,000 subscribers giveaway para po mas mabilis yan. At this time, sasamahan na natin ang dalawang basketball jersey. At congrats nga pala sa mga nanalo sa mga nakaraang giveaway natin. Tuloy-tuloy pa rin tayong namimigay ng sapatos, jersey at iba pa. Kaya kung hindi ka pa rin kasali at subscriber, napag-iiwanan ka na dahil marami na sila at patuloy pang dumarami at nadadagdagan ang mga nananalo dito sa atin. Kung nais mong sumali, nasa ibaba po ang mechanics kung papaano. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito sa Basketball Talk.